Hi there and welcome to Course Recap. Relax and enjoy. Habang nasa police station sina Julius at Oscar, ay biglang dumating si Sarah. Umiiyak at humihingi ito ng tulong dahil tumawag si Grace sa kanya na umiiyak. Sinabi ni Sarah na tama ang kanyang kutob na may kumidnap sa kanyang anak. Sa may palengke ay ginamot ni Anna ang sugat ni Grace sa tuhod nito. Humingi ng sorry si Anna sa kanyang ginawa kay Grace, na mali ang kanyang ginawa. Sinabi naman ni Grace na bati na sila dahil hindi na siya iiwan nito. Nangako si Anna na hindi na niya iiwan ito. Ako yung nanay mo at ikaw yung anak ko. Hindi na tayo maghihiwalay. Samantala, pinuntahan ni Sarah si Miranda upang humingi ng tulong. Sinabi ni Sarah na tumawag sa kanya ang kanyang anak. Nagtanong si Miranda kung may sinabi si Grace. Habang umiiyak si Sarah, ay sinabi nito na naiyak ang kanyang anak at kaagad na naputol ang kanilang usapan. Niyakap ni Miranda si Sarah at sinabi nito na huwag itong mag-alala dahil ginagawa na ng mga pulis ang lahat. Bumalik sina Anna sa bahay ampunan ni Mama Lucy. Sinabi ni Anna na doon muna sila pansamantala dahil sinabi ni Bobby na hindi muna iyon gigibain. Kumuha si Grace ng kandila dahil walang ilaw sa loob. Magsusulat sana si Grace, ngunit pinigilan siya ni Anna. Ang anino ng mga kamay ni Anna na hinugis nitong ibon, na kunway lumilipad-lipad, napahanga si Grace at ginaya niya ito. Saan sila pupunta? Sa Hong Kong. Sinabi ni Anna na kapag natuloy sila sa Hong Kong, ay ibibigay niya lahat ng gusto ni Grace. Masayang-masaya si Grace sa sinabi ni Anna. Sa police station ay nakaabang si Julius sa mga detalye sa kaso ni Grace. Sinabi ni Oscar na na-detect na nila ang phone number ni Grace sa Batangas sa may bahay ampunan. Nagsabi si Julius na sasama siya doon. Kaagad na tinawagan ni Julius si Miranda at sinabi nito ang address ng bahay ampunan sa Batangas. Sa bahay ampunan ay nagulat si Oscar nang makita nito na nagpunta din sina Sarah. Kasama nito sina Miranda at ang mga press. Tumawag si Oscar sa may pinto ng bahay ngunit walang sumasagot. Napilitan sina Oscar na pasukin na ang loob ng bahay. Sa labas ay nagsisigaw si Sarah at hindi na nito natiis na hindi makapasok sa loob. Ano ko to? Samantala sa isang tindahan ay pumunta sina Anna upang gumamit ng palikuran. Habang nasa loob si Grace ay binuksan nito ang phone ni Mama Lucy. Nagulat si Anna nang makita nito ang message ni Sarah kay Grace at history ng pagtawag ni Grace sa nanay nito. Kaagad na kinabahan si Anna. Sinabi naman ni Sarah kina Miranda na ang mga drawing na iyon ay sa kanyang anak. Nakilala niya ang mga sulat at drawing nito. Kinausap naman ni Anna si Grace kung may tinawagan ito noong andoon siya sa ampunan. Kahit natatakot si Grace ay sinabi nito kay Anna na akala niya ay iiwan na siya nito. Kaya tinawagan niya ang kanyang ina. Napaiyak si Grace at nagtatanong ito kung may ginawa ba siyang masama. Hindi na alam ni Anna ang kanyang gagawin kung kaya tinawagan na niya ang kanyang nanay. Sa paghahanap kay Grace ay naging mainit si Chito kay Oscar. Sinabi nito na parang may galit sa kanila ito. Habang nakatutok ang kamera ay nagdrama si Chito. Kami ang nawalan dito. Masakit to para sa amin. Biglang dumating naman si Bobby at may kasama itong mga tao. Kaagad na kinausap ni Oscar si Bobby tungkol sa kidnapping dahil naka-register sa address na yon ang phone number. Ipinakita ni Oscar ang picture ni Grace. Natigilan si Bobby. Pinagtakpan nito si Anna. Sinabi ni Sarah na sigurado siyang naandoon pa si Grace at hindi pa ito nakakalayo. Habang nasa loob si Miranda ay natigilan ito. Naagaw ng kanyang pansin ang isang kunang kahoy. Parang may kumurot sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay sa paghawak sa kuna. Bumalik sa kanyang alaala ang kanyang nakaraan noong newscaster pa lamang siya. Sa gitna ng kanyang pagre-report ay nawalan siya ng mahlay. Sa loob ng kanilang sasakyan ay umiiyak ito. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na niloko siya. Nag-iisip si Miranda kung ano ang kanyang gagawin dahil may malaking offer sa kanya na magandang trabaho sa ibang bansa. Nanganak si Miranda sa isang ospital. Sinabi ng kanyang mga magulang na hindi ito pwedeng mawala ng trabaho dahil maraming umaasa sa kanya.
na ang batang iyon ang magdadala ng gulo sa kanilang pamilya. Hindi mapigilan ni Miranda ang kanyang pagiyak habang naaalala ang kanyang anak. Kinausap ni Oscar si Miranda na ipanatigil muna nila ang demolisyon upang makakuha pa sila ng mga impormasyon. Naging palaisipan sa dalawa ang biglang pagtawag ni Grace sa nanay nito na umiiyak. Sinabi ni Miranda na baka iniwanan na si Grace. Samantala, nagmamadali sa paglalakad si Ana. Sinabi nito na kailangan na nilang makaalis sa lugar na yon. Sa daan ay patuloy ang paghahanap ni Sarah kay Grace at nagtatanong ito sa mga tao doon. Nilagyan ni Ana ng scarf ang ulo ni Grace. Biglang may tumawag naman sa kanyang phone. Habang nasa daan ay napasilip si Grace. Hindi nito alam na naandoon din ang kanyang nanay. Nanlaki ang mga mata ni Grace nang makita niya ang kanyang nanay. Tumakbo ito ng mabilis. Kaagad na napatakbo si Sarah at hinabol nito si Grace. Sumunod naman si Ana. Habang natakbo si Sarah ay sumisigaw ito. Biglang may lumampas na sasakyan at nawala sa paningin ni Sarah si Grace. Dumating si Chito at napaiyak si Sarah. Nagtanong si Chito kung ano ang nangyari. Sa may jeep ay nakapagtago si Grace. Pinuntahan ito ni Ana at kaagad silang umalis doon. Sa isang lugar ay habol ang hininga ni Grace habang umiiyak. Sinabi nito na kapag nakita silang magkasama ay ipapahuli sa pulis si Ana. Napaiyak si Ana sa mga sinabi ni Grace. Hindi alam ni Ana kung saan sila pupunta dahil nagkalat sa labas ang mga pulis. Kinausap ni Miranda si Sarah kung naniniwala itong kinidnap si Grace at maging honest ito sa kanya. Na posibilidad bang naglayas ang bata? Na yon ang nakikita niyang dahilan kung bakit tumakbo ang bata nang nakita siya nito. Nagpaliwanag si Sarah na naniniwala siyang nasa paligid lamang ang kidnapper. Hindi siya tatakbuhan nito dahil iniisip lagi ng kanyang anak ang kanyang kapakanan. Minamahal ako ng anak ko eh. Pinuntahan ni Julius ang bahay ni na Mama Lucy. Kasunod nito si Oscar. Kinausap ng dalawa ang matanda. Hindi naman nagsalita si Mama Lucy tungkol kina Ana. Dinipensahan ni Bobby ang mga paliwanag ng kanyang nanay. Sinabihan ni Oscar si Sarah na umuwi muna. Tumanggi si Sarah at sinabi nitong babalikan siya ng kanyang anak. Naging mainit si Chito. Sinabi nito kay Sarah na kung gugustuhin ni Grace ay kanina pa siya pinuntahan nito. Naniniwala naman si Sarah na dinukot ang kanyang anak. Pumunta si Ana sa Puerto Princesa. Natuwa si Grace sa mga tanawin doon at nakiusap ito na kung pwede muna silang umikot doon. Sa pagbalik ni Sarah sa kanilang bahay ay iniisip pa rin nito ang pagtakbo ni Grace papalayo sa kanya. Habang nakain si Chito ay sinabi nito kay Sarah na wala nang balak bumalik si Grace. Sinabihan ni Chito si Sarah na kaya siya tinakbuhan ni Grace ay ayaw na nitong umuwi. Na mas mabuti nga iyon na huwag munang bumalik si Grace doon. Na siya. Ayaw na niya sa'yo. Ayos lang yun. Huwag na muna siya bumalik dito. Napatayo si Sarah sa mga sinabi ni Chito. Kita sa mukha ni Sarah ang pagkagalit nito. Nagkaroon ng tensyon at pagtatalo ang dalawa. Nanauwi sa kanilang pag-aaway. Pinalayas ni Sarah si Chito. Sa bahay ni na Helena ay naging abala ang mga ito sa paghahanda sa pagdating ng pamilya ni Wilson. Nagulat si na Charlie sa biglang pagdating ni Ana. Kaagad na lumapit si Ana kay Helena at nag-bless ito. Aalis na sana si Ana nang nalaman nitong darating ang pamilya ni Wilson. Sinabi ni Helena na kasamang haharap si Ana sa mga bisita. Tumulong si Ana sa pag-aayos sa kanilang bahay. Sa pagdating ng pamilya ni Wilson ay nagulat ang mga ito nang makita nila si Ana. Lalong tumaas ang tensyon nang makita ni Princess si Ana. Sa pagsasalo-salo ay hindi naging maganda ang pagtrato ni Princess kay Ana. San ho yung seating arrangement ni Ana? Sa dulo mo siya pwesto. Sa police station ay napagalitan si Oscar dahil sa mabagal nilang imbestigasyon sa kaso ni Grace. Abangan pa natin guys ang part 2 ng episode na ito. Mabuhay at salamat po.